So magandang araw ka bole. So na-enjoy nyo po ba yung 2022-2023 season po ka bole ng PBA? We have 3 different champions po ka bole. Of course, San Miguel Beerman po sa Philippine Cup, Ginebra po sa Commissioner's Cup, at TNT Tropanguiga po sa Governor's Cup. Kaya bole, sa video na pag-usapan natin yung 10 na sa palagay natin at atin pong alam currently na unrestricted free agent. So may di pa lang subscribe, pag-ibinda mo po yung subscription button. Number 10 po natin, Justin Melton. Nakabola, I do understand, medyo matanda na po ito si Justin Melton, na malamang mas nakilala nyo po nung siya po yung naglalaro pa po, no, sa Magnolia franchise. Nevertheless, kabola, sa nakita naman natin, he is still capable of playing, he's still capable of giving good minutes, kabola. Although of course, yung athleticism niya is hindi na po ganun katindi ka bola, pero yung experience niya, makikita mo pa rin yun, and he can still be a good bench guard po sa madaming contending teams. Number 9 natin will be Charlie Rangel, kabola. So, I'm quite shocked na hindi talaga ito nabibigyan po ng pagkakataon. Actually, he was part of the Gilas draft, if you remember, pero yun nga, hindi siya nabibigyan ng pagkakataon. Mukhang talagang very undeveloped, kabola. Pero kagandaan dito, medyo may pagkabata pa rin po si Rangel, kabola. And if mayroon pong may gustong bigyan po siya ng chance, kabola, siya ito sa mga benefit eh, kung magdagdag pa po ang team sa PBA, kabola. Number 8 natin will be Travis Jackson. So not all foreign Filipino players will be like Stanley Pringle, Mikey Williams, kabola, di ba? Meron din naman mga mag-end up po like Travis Jackson, kabola. Kita mo naman eh, yung mga galaw niya, mga galawan din naman po ni na Pringle. Pero of course, in terms of effectiveness, medyo malayo. Nevertheless, kabola, papasok pa rin ito sa kanyang prime. So, maybe there's still something there. And he deserves another shot. Maybe one final shot. Ito si Travis Jackson. Number 7 natin, si Bongga Lanza. Medyo, napapaisip rin talaga kung bakit hindi po ito naglalaro ngayon currently sa PBA. Kasi sobrang hirap makahalip ng ganitong klase ng role player, di ba? Kasi he's consistent from beyond the arc, kabola. And yung depensa niya is hindi rin naman malam niya, di ba? So in a way, he is an acceptable level po of a 3-and-D type po of wing, kabola. Pero hindi siya nabibigyan ng pagkakataon. So, makapatanong ka na kung bakit po ano, hindi nabibigyan po masyado ng pagkakataon. Ito pong si Bongga Lanza, kabola. And next po tayo, we have Mauricio, kabola. So, same story kanina na Rangel, kabola. Ito lang nga kasi, eh, matanda na. Pero ang pinagkaiba din nila, kabola, pag ito napanood mo kasi maglaro, makikita mo talaga na he is comfortable with his size, kabola. And he is really strong. Yun nga lang, hindi siya mabibigyan po ng pagkakataon. Maybe it's all about the age. Pero diba, if you are trying to find a 6'8, andito na available yung 6'8, bakit hindi mo pa siya isign kahit sa tournament lang just to give him a shot. Number 5, speaking of a 6'8, Ken Holmvis, diba? We heard or we saw him tried for at least 2 teams, Converge sa Blackwater, pero hindi pa rin nabigyan na pagkakataon si Ken. At mapaisip na rin lang din ako kung ano pong dahilan. Baka naman yung foot speed niya talaga eh, sobrang bagal. And, talagang papasok mo sa level na unacceptable. Pwede po yun yung rason. Pero kahit ganun eh, nandun kasi yung size, and nakita nga natin in the past na he has that skill to be something good, at least kahit sa pang bench lang. So tingnan natin, I hope hindi pa siya nag-give up. I hope he can continue to work out in this game. Number 4 will be Cameron Vales, kabola. Or Vales, yung kanyang second round pick po ng Converge. We thought that he will sign po, kabola, no? With Converge. Pero up to this point, hindi pa rin po siya nagsasign with Converge. So, we are not sure kung bakit po, kabola. Pero sa nakita nga natin, medyo promising din talaga itong batang ito. Para siyang bigger version, kumbaga, nung dati ring player po ng Converge na si RK Ilagan. Yun yung nakita natin dito kay Vales, kabola. Pero of course, mapuproblem natin yan kung mabibigyan po siya ng pagkakataon na maglaro sa PBA. Number 3 natin, Kelly Nabong. Ngayon, hindi nga siya sinign po for the entirety of the 2023 season. Which is, hindi naman nakakagulat kasi nga napakadaming issue niyang pinasok, kabola, all throughout his PBA career. Nevertheless, kabola, I still think that ito po si Kelly Nabong is deserving, kabola, of still playing in the PBA, kabola. And of course, kasama doon yung mga issues niya or what, pero it's part of being human naman, kabola. And up to this point naman, kahit medyo matitindi rin mga yun, hindi mo pa rin naman siya umabot dun sa sobrang outrageous na po na level, kabola.
So, sa palagay lang natin, kung mas ma-appreciate lang sana yung nadadala niya po sa loob ng court. Kasi sobrang hirap din talaga maghanap po ng isang Kelly Nabong. He is very physical. He is very strong. He can guard the giants of the league. He can take those 3-point shots. And his passing is also underrated. Kabola. And number one natin, yung pinaka-obvious, of course, Maverick Hanmi, si Kabola. So, mahigit isang buwan na ang tapos yung season ng Converge, pero hindi pa rin po nila napapasign ng kontrata itong si Maverick Hanmi. And it seems like hindi pa nila nararating yung tamang level, Kabola, ng financial ko siguro. Or maybe the length of the contract issue, hindi natin alam. Pero yun, pagkakataon po ng ibang team that wants to get a starting caliber po na guard like Maverick and Missy Kabola. So out of these 10 Kabola, sinong gusto mo makuha ng favorite team mo? Comment na po sa baba.